Magandang araw! Ngayon ay matutunghayan ninyo isang kwento na natitiya kong makapupulot kayo ng mga aral. Halina at pakinggan! Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa alamat ng ngipin na isinulat ni Jonathan S. Miranda. Noong unang panahon, sa bayan ng San Diego ay mayroong isang batang nagnangalang Epi. Siya isang batang ubod ng kulit. Kahit anong pilit ng kanyang nanay kundi na sa kanya na maglinis ng pangangatawan ay patuloy pa rin siyang nagtatago. Isang araw, habang naglalaro sila ng kanyang nakababatang kapatid na si Atong sa kanilang bakuran, ay bigla na lamang may kung anong nahulog sa likod ng kanilang bahay. Sila ay nagulat at dali-daling nagtatakbo sa loob ng kanilang bahay sa labis na takot. Kinabukasan, dali-daling nagtungo ang magkapatid sa likod ng kanilang bahay upang tingnan ang nahulog na bagay sa likod ng kanilang bakuran. Laking gulat ng dalawa nang biglang bumungad sa kanila ang isang malaking puno na kumikinang at may iba't ibang kulay. Namangha ang dalawang magkapatid at pinilit na pitasin ang makukulay na bagay sa malaking puno, tinikman at nagustuhan. Atong, huwag mong sasabihin kay inay ang tungkol dito. Bakit naman, kuya? Sapagkat biling sa atin ang ating inay na masama ang magsinungaling at maglihim sa kanya. Inilihim ng magkapatid ang tungkol sa mahiwagang puno. Hanggang sa lumaon, patuloy ang pagpitas sa mga bungang makukulay. Ang tamis ng mga bunga na ito, Atong. Ngayon lang ako nakatikim nito. Hindi na umalis si Epi sa mahiwagang puno, kaya naman sa tuwing hahanapin siya ng kanyang ina, ay roon na lamang siya magtatago upang kumain ng kumain. Hanggang sa isang araw, Nay! Nay! Ang sakit ng aking mga ngipin! Iyaw ni Epi. Nasira ang mga ngipin ni Epi, ngunit sa tuwing sasakit ito'y sa puno ang kanyang buhay. Sa di kalayuan, may nag-iintay si Aling Gundina sa dalawang magkapatid sa kanilang tarangkahan. Inay! Inay! At saan kayo nagpunta? Diyan lang po. Ayoko ng sinungaling. Nakita ko kayong dalawa na tuwang-tuwa sa pagpulot ng mga makukulay na bagay na nahuhulog sa ilalim ng puno sa ating likod bahay. Isang araw, habang naglalaro si Epi sa kanilang bakuran, ay biglang lumiwanag ang puno at lumabas ang napakagandang diwata at nagwika na, "Mabusuhin ang mga biyaya. Sumunod ka at ika'y pagpapalain." Biglang nawala ang liwanag. Inabuso niya ang mga bagay na nakukuha sa mahiwagang puno hanggang sa mawala ang lahat ng kanyang ngipin. Iyak ng iyak si Epi sa sobrang sakit. Hanggang isang araw, nagpakitang muli sa kanyang panaginip ang diwata. "Dahil hindi ka nakinig sa aking sinabi, ikaw ay manatiling walang ngipin."